Easy one. Ang bad boy ng Mexico ay nagpalabas na ng video na kung saan sinabihan ng undisputed super bantamweight world champion na si Naoya Inoue na ganito. My friend, Inoue. Easy one. Presidente naman ng Manny Pacquiao Promotions sa Sean Gibbons, sobrang prangka at sinabing hindi na makakabawi ang Japan kay Neri. Gervonta Tank Davis, andang kasan ng rematch si Ryan Garcia, pero may gusto na naman si Tank na ibibigay na kondisyon kay Garcia kung matutuloy man. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Ito ang video ni Neri na kung saan sinabihan niya itong si Inoue na my friend. Pagkatapos ay may pasuntok-suntok at sinabing easy work. Easy work. Kakwento, pasimpleng kataga lamang ito pero sobrang lalim naman ang kahulugan. Isang signos kasi na talagang digmaan talaga kung digmaan. Ang gusto ni Inoue ay handang pagbigyan ni Neri itong si Inoue. Lalo na, ibabandera ni Neri ang kanyang laing Mexicano na subok na talaga sa digmaan at walang inuurungan na laban. Buwis buhay talaga para lang manalo sa isang bakbakan. Ayon naman sa manager ni Neri na si Sean Gibbons, hindi pa kailanman nakita niya itong si Neri na talagang laser focus ito sa paparating na laban. Kung tutusin, tatlong buwan ang inilaan ni Neri sa kanyang pagsasanay. Nabanggit naman ni Gibbons na Stephen Fulton, Michael Dasmariñas at Maranta Palas na kung saan nasabi niya na ang mga buksingerong ito ay wala talagang confidence o walang kumpiyansa sa sarili. Hindi tulad ni Neri na araw-araw sinasabi ni Neri na ito na ang unang beses sa loob ng 9 taon na gagawa siya ng pinakamaganda at yan ay ang talagang pababagsakin niya itong si Naoya. Kaya ang nasabi na lang ni Gibbons ay let's go champ. Dagdag pa ni Gibbons, alam niya kung bakit pinayagan na ng Japan itong si Neri na lumaban muli sa Japan. Dahil kung tutusin, naka-ban for life na itong si Inoue sa Japan. Pero ang ginawa ng Japan Boxing Commission ay pinayagan si Neri ngayon na harapin itong si Inoue. Dahil ang isang rason na nakita ni Gibbons ay para makabawi ang Japan sa ginawa ni Neri kay Shinsuke Yamanaka na nakaharap ni Neri noon na kung saan si Neri ay nagpositibo sa pinagbabawal na gamot at nag-overweight pa ito. Pero ayon kay Gibbons, alam ni Neri na ito ang nasa isipan ng mga hapon na kinakailangan talaga na makabawi ang Japan sa ginawang kabalbala ni Neri noon. Pero para sa kanya, ito ay mas lalo pang nagbigay pa sa kanya na mas malalim na daylan para pagigyan pa niya para talunin itong si Inoue. Naniniwala naman si Gibbons, hindi naman talaga masamang tao si Neri. Kung tutusin, ay sobrang cool ito sa mga boxing fans. Siguro binan sa ganitong bad guy si Neri na ang mga hapon. Pag si Neri ay nasa loob na ng ring lumalaban, doon na hindi nagiging nice guy itong si Neri. Kung tutusin ay humingi na ng sorry si Neri kay Yamanaka. At ayon pa kay Gibbons, sa totoo lang, hindi nila talaga inisip na pwedeng magharap sa Neri at Inoue. Dahil syempre, noon ay naka-lifetime ban itong si Neri sa Japan. Ang target lang nila ay dapat itong si Neri ay maging mandatory para sa World Boxing Council Super Bantamweight Belt. Dahil kung sino man ang may hawak nito ay makakalaban itong si Neri sa isang world title fight. Kaya nga hindi niya inaasahan na binahintulutan ng Japan si Neri na makalaban ulit sa kanila. Ngayong araw na po mga kakwento ang laban nila ni Inoue at ni Neri, Lunes, May 6 sa Tokyo Dome sa Japan. May hihirangin na nga bang bagong hari sa Super Bantamweight Division? O mananatili pa rin walang talo ang halimaw ng Japan at ang kanyang mga titulo ay madedepensahan? Ang kasagutan ng kakwento ay nako, malapit na nating malalaman. Mga kakwento, gusto ni Tank Davis na mag-rematch sila ni Garcia pero ayaw ni Davis sa 143 dahil gusto niya ay sa 140. Pero ganun pa man, sinabi na ni Garcia na hindi na niya kaya na sa 140 pounds ay mananatili pa. Kaya kung may kasama niyang rematch sila, ay siguradong sa catch weight na. Ikaw kakwento, gusto mo rin ba na may kasaang rematch sila? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kaya kakwentong Sam Adventure,
kakakwentong June Domingo, kakakwentong Double M Vlog, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.